higa talaga, may ano, may mga unan pa sa puwit, ganon-ganon, para talaga magkaanak. Good morning, Philippines! Good morning, everything! Good morning! Good morning po sa inyong lahat dyan. Today is Friday. Ang kati-kati ng buong katawan ko, sa likuran ko yung pinakamahirap at saka sa puwit. Kasi, alam nyo na, mahirap maglagay ng kimikal. Dito, kumakati na naman. Dito, sagi, look. Kumakati na everywhere. So, ngayon, mag-coffee. Sabihin ko sana, mag-coffee ako. Mag-coffee. Si Tami, ang aga, guys. Ang aga ni Tami, nakipag-chikadora-chikadora. Itong si Tami mo ko. Yung matanda. Iwan ko sa kanya, guys. Si Tami niyang tinatawagan ang aga. Ang aga tumatawag. Ang tagal mag-undang sa pinag-usapan nila, iwan ko. Kahit anik-anik na pinag-usapan yung matanda. Sabi ko, wala na ba? Bakit ikaw yung tinatawagan every morning? Mag-spend tayo ng time, mag-copy, magkain. Wala! Iwan ko na lang. Sabi pa ni Tami, may isda parang ako dito. I don't think so. Sabi pa niya, Han, you have some fish. What kind of fish? Quetzalcoatl fish. Oh, chaya! Ay, ay, ay. Hindi ko talaga makalimutan si Jackie Chan ba? Meron daw ako yung ano ba, yung binibake namin, I think leftover yun sa, ano, nakalimutan ko, akala ko andun kay Luidi. Anyway, so Tami is here. He's busy doing something. Afternoon na, oy guys. Afternoon. May ginawa lang siya yung mga, Gusto ko sanang lumabas, guys, sa harapan ng bahay. Kaso, nangangati talaga ako, as in. So, ayaw ko namang madagdagan yung kati natin sa katawan. Our life is boring, and Tami is boring, and I'm boring, everybody's boring. Ano ba yan? Tinitignan lang ni Tami yung mga coins. Kung magkaano yung binta. Yung mga matatanda na mga pera. They're not really old, it's like... They're not, yeah. What is that? Why is it so big? Oh, you know why? Because they're bicentennial dollars. Why is that so big? Because they're dollars. Are they dollar? Yeah. How what year? 1976. 76? Yeah, but the bicentennial are, you know, but these are not rare. Like a, I got a bunch of these, just real bicentennial. Yeah, look at how much is that. Tinitignan niya yung mga matanda na na, ano, pera. Yung mga hindi papel na pera, as in sobrang tanda. Galing sa magulang niya. Nakita ko yan siya, guys. Dinala ko dito. Sabi ko, dalhin natin ito kasi mawala doon sa isang bahay. Ngayon, tinitignan niya kung magkaano yung isa. Guys, grabe. Ang laki pala ng bintahan ng mga... Yeah. Oh, this is silver, that's fine. That's not silver? No. Ang mahal pala ng bintahan ng mga ano? Yung mga sobrang tanda. There's someone for 900 each. That can't be right. No way. It is. 1,800 ng mga... na mga ganun. It's not silver. Ang laki pala, sabi na, na nalulula ako sa mga sa ano sa value. Ang laki, sabi ko, patay. Pwede na tayo nito mag ano magbili ng RV. Pwede na tayo magbili ng RV nito at saka maglakwat siya. Pero yung iba talaga is umabot ng imp. Ang total. Mga sobrang tanda siya at saka naka-cover siya, hindi siya na... Where is the thing? It's right here. Hindi siya nahawakan kasi may cover siya original. So, yung papa niya is nag-collecta ng mga ganun. Kaluka pala. So, ngayon, sabi ko, huwag ka na magtrabaho. Ibinta mo na yan. Hati-hatiin daw nila kasi malaki. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Oh, this is there's a new baby here, guys. Look. Oh, new baby. Lagyan ko lang ito ng ano, guys. Ito, lupa na naman. Kasi yung lupa nag-ano siya. Nag soak down parang. So need to add more. Kailangan kong bumili ng lupa. Para sa ano ko, kalamansi. Kasi yung kalamansi ko is konti na lang din. Kailangan ko ng malaking pot.
yung lime na ito is lumalaki siya. Nilagyan ko naman ito ng fertilizer, pero yun, I think okay na to. Diba lumaki? Diba? Maliit pa to yung pagbili ko. Yun. Siya. And ito na lang yun, dito ko nilagay yung ano guys, yan ganon kasi yan look, ito parang I think dito lang talaga yan siya. Gusto kong ilagay sana somewhere pero okay na yan dyan, ganon. Itong table gusto ko siyang ilagay, you know, dyan para may table ito din, ganon. Nilagay ko lang yun dyan, ano, bulak. Bulaklak dahil para naman ma-display habang nandito sa labas. At saka yan, nilagay ko yan dyan kasi, yan o, pag may extra, masarap mag-upo-upo. Or, hindi pala namin inon ito dahil wala namang tao. And then, okay naman siya. So, yun. Yung upuan na yan, yung swing, sabi pa ni Tami, doon daw dapat yan sa ano, sa harapan. Kaso takot ako baka malagpot ba. Kapag baka malagpot sa hangin, pag sobrang windy, dadalhin siya dahil sa atop. Kaya yung atop, gusto ko kung daon yan sa harapan, kukunin yung ano yan, bubong. May bubong kasi yan. Panglabas talaga siya. Si Tami busy sa coins niya. Tinitignan niya kung magkano yung value. Kasi may mga coins guys na 18 something dollar siya. At saka naka-sealed pa siya. And tinitignan niya kung magkano yung value. Yung talagang legit na site, yung mga coins na ano. For example, may isang coin doon, 1820, yung year. So, tinitignan niya kung magkano. So, yung last bidding, for example, 66,000, ganun. May mga ganun. Sabi ko, grabe naman. Ang mahal naman, last bidding, di ba? So, ngayon, meron siyang mga, mahilig kasi sila, yung parents ni Tami, mahilig mag-collect. Magkahulik. And then, itong si Tami, alam nyo naman, mahilig magkulik, nagmana sa parents niya. Sabi niya, pag ibinta daw niya yung sa kanya, sabi niya, mapulipi daw yung bahay. Sabi ko, ibinta mo na. Kasi mapulipi daw itong bahay kapag ibinta niya yun. Sabi ko, ibinta mo na dong, para wala na tayong ano, kaloka. Sabi ko, maghanap ka ng legit buyer. Yun lang yung mga ano, na-shock ako guys, yung mga tao dito guys mahilig, hindi naman lahat, may mga tao lang talaga na mahilig magkulik na mga magkulik ng memorable mga collectibles na mga pera, yung mga old yung mga pinaka old, may coins pa nga doon na sobrang tagal na talaga guys, sobrang tanda, ang mahal pala. Tayo sa Pilipinas, iwan ko kung may mga collectibles ba doon yung bibili ng mga ano. Parang wala akong narinig dyan sa Pilipinas na bumibili ng mga 80s na mga coins. Ganun, wala na rin akong nakita ng mga ganun. Hindi natin alam baka may mga ganun, diba? Mga biddings. Magbid sila ng magkano to, ganun to. Pag-usapan nga natin yung ano, diba, nanonood kayo kay Doc Ong, yung YouTuber ng mga doktor mag-asawa. Si Doc Lisa at si Doc Ong ba yun? Basta yun. Meron akong nakita na ano, na video niya tungkol sa pagkatapos magtali kung anong gagawin. Hindi, akala ko noon makapasma siya kapag after magtalik. Makapasma siya na ano, hugasan. At saka diba tayo, diba sa, may kasabihan na kapag gustong magbuntis, ganun.
Pagkatapos magtalik, ano, di ba may kasabihan na bawal maghugas? Or huwag kang tatayo or iihi, matulog or mahiga ka na lang para mabuntis. At saka huwag maghugas kasi yung muscle, di ba? Ganun. The same thing with the kapag nag-basketball ka, huwag maghugas kasi nakasira. Ginawa ko yan noon, yung parang mahiga na lang palagi. Mahiga na lang palagi after sa pagtalik, mahiga. Doon ka na lang hanggang makatulog. Masama pala talaga yun pala yung ano, yung magtalik, matulog ka. Bawal pala talaga. Kailangan mong umihi para maging malinis, para ilabas mo buong mga anik-anik man sa loob. Infection or something. Para hindi ka magka-infection. Alam nyo sa akin, i-share ko lang. Nasanayan ko na hindi na ako naging noon palagi akong higa talaga, may ano, may mga unan pa sa puwit, ganun-ganun, para talaga magkaanak. Pero pag ilang buwan na, lumabas na si Mister. Pag ilang buwan na, yung kamilit, mga ilang years na, iihi na ako guys. Pagkatapos na mong magtalik, iihi na ako, iihi. So yun. So yun siya guys. So pagkatapos magtalik, mag-ihi. Iihi. Sabi pa ni Doc Ong, pwede daw kayong maligo. Or kung wala kayong feminine wash, kahit mga safeguard, mga kahit anong, ano, kahit anong sabon, ako, nag-feminine wash ako guys, pero pag wala, wala, diba? So kasi sabi, kasabihan kasi na pagkatapos mag ano, mahiga lang. Diba? pagkatapos magtalik, ganun ang tuhod, pataas yung puwit, sabihin mo yung asawa mo, lagay mo ng unan yung puwit ko, bilis. Ngayon, walang pakialam diretso sa CR, ihi agad, linis. Ganun na ako guys. So hindi pala totoo yung mga kasabihan na ano, yung mga kasabihan na huwag maghugas kasi mapasmo. mapasma pa yung Tagalog guys. Tommy, this is how Tommy collect shit. Okay, shit turn out money. I collect foreign money. Yeah. I like foreign money. It's so pretty. Look at that money. Look at this. Bank account. Look at that money. Yeah, that's a pretty. I like that crap. Yeah, that's a really pretty. But it's worth it pala in the end. Especially Tommy is 60 years old and he's been collecting since he was young. So this one is right here. This is a lottery ticket. This is Mexico. From 1953. It's 100 pesos from Mexico. 100 pesos from Mexico? Yeah. Maybe that's worth something. It could be too. You have to look at Mexican money. This is. Tommy like to collect also from other countries. I love that. Mm. So this one, Tommy keep this for a long time. I don't even see all this. He just keep this. It's a lottery ticket. This is worth $29. £1. 1953. Closing date. May 11. Tommy is a collector of everything. Katulad sila ng ano, katulad siya sa ama at ano niya. Dito lang kami guys, nakaupo, tumitingin sa mga ano niya. So ganito siya guys. Paminsan makakagalit, ganun, kahit ano na lang yung kinikip. Ilagay ko na dito lahat. Hindi kasi, ay kasi naman, pero hindi siya ma-mix. So ngayon, i-transfer natin sa ibang ano. Huwag nyo niya lagyan ng tuyo, guys. Maganda siya pag may tuyo din, pero maganda siya pag suka lang siya talaga. Suka, asin, konting asin. And yun, paminta. Durog na paminta. Onion at saka, hindi garlic. Maraming ginger. Masarap talaga siya. Wala akong lime kasi masarap ang lime nito guys. Pero wala akong lime. So ito na lang yung sa container na lang na lemon. Are you hungry boy? Gutom na si Lablab Bugbog. Bagbag pinangga ka adyo eh. Sarap. What do you want from here? I can't even do anything. You have a toolbox in here. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine. What? Shine, gonna let it. What? Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it burn. Taxi! A little bit of rice.
And I'm gonna have soup. Soup? That's not. There's no soup. Whatever. Hi guys. It is 9:30 ng gabi. Walang katapusang hindi natatapos. Marami pa, and iwan ko na lang. But anyway guys, good night. It is 9:30. Almost 9:30. It's 9:22. Habs, why the light upstairs is on? Who turned the light on? Did you went upstairs, huh? Why the light is on in my filming room? Habs, did you turn it on? Habsy boy. Did you turn it on? Tignan nyo guys. Tignan nyo. What are you doing up there? Wait, what are you doing? Little bubble. Wait. What are you doing? You cannot take a look. I'm going up the upstairs, Roxy. Stay here, okay? I'll be right back. Yung filming room ko. Naka-on pala. And, ilagay ko lang itong basket para sa bathroom dito kasi meron kaming laundry basket din dito kasi just in case maghubad ako dito, may laundry dito yun. And naglalaba ako kanina, walang katapusang laba. Anyway guys, I'm going to end the vlog. Hindi ko alam kung kailan si Tami mag-stop sa ginawa niya. Are you going down? Oh my god, itong si Tami. Hello Rex. Si Nainay na? Night-night na, guys. Okay, go night-night. Come here, bug. Hello, Misty. Hello. Hello, Roxy. Hello. Hi. Hello. Aloy, what is that all about? Tignan nyo. What's your plan? What's your plan, little boy? You're so special. Oh, you're the only one gonna stay upstairs. Tignan nyo. Ang dumi-dumi na, guys. Oh. Dito yan siya tatalon patungo dito, galing dito hanggang dito. Dito talaga yung talunan niya, kaya yung body niya tumataba kasi siya konti. Yon. So ang body niya na ano dito. Kaya oh. Kaya ano na ito? And then ang dumi-dumi na bag. I need to clean this bag. Oh, this is dirt from your skin. From your hair. Oh, look at that. Oh, yes. That's from you for 4 years. That's the dirty. Come out here this way. Oh my god. Si Nainay na han. Good night guys. See you tomorrow. Bye. Good night.